ipapakita ko sa inyo ngayon ang pagsasara ng stand. Paglalagay ng board. Yan pa, una po sisiksikin natin sa pinakababa. Hanggang ilang patong po yan. Nakikita po natin yung mga board na yun, yung tabla. Yan po ang pangaharang dyan. Hanggang sa tumaas siya. Para hindi po makawala yung tubig na nilalagay po natin. Yan. Kita niyo po yung tubig na nilalagay sa fish pond. Kaya hinaharangan po natin. Sisiksikin po mabuti ng putik sa kabilaan po yung board. So marami po yung board na ilalagay dyan. Yan. Yan niya po ang pagsasara ng fish pond. Yan po ang inaalis isa-isa pag magdedrain ng fish pond. Yan, nilagay na naman po yung pangalawa, patong ng board. Kuha po tayo ng lupa, banda doon. Tayo ng tipak ng putik para mailagay po dun sa gitna ng mga board. Kailangan po siksikin na mabuti yan para walang tagas ang fish pan. Kasi po pag hindi ganong siksik yan, wala din po kwenta yung paglalagay natin ng tubig. Masayang lang ang diesel na ginagamit natin sa makina ng patubig. Yan, pinapakita po ko po sa inyo kung paano ang pagsasara ng fish pond sa drainage po niya. Matagal din po ang pagsasara ng fish pond. Yung drainage na daw kailangan mong kumuha ng maraming putik para pang siksik o pang harang. Kailangan po siksikin na mabuti para wala siyang leak. Ito po yung mga board na gagamitin. Marami po ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyampa pong board ang ilalagay po dito hanggang sa tumaas para hindi po makawala ang tubig na ilalagay natin sa fish pond.
tatlo na pong board ang nilalagay ngayon. Yan, kuha po ulit tayo ng putik nilalagay. Pangatlo pong patong ng board dito sa drainage ng fish pond. Ayan, ganun pa rin po. Sisiksikin po natin mabuti para wala pong leak at hindi masayang ang mga nilalagay nating tubig sa fish pond. Siksikin ng mabuti. Matagal pong pagsasara ng board ng fish pond, yung drainage niya. Kaya kailangan mo ng maraming putik para pansiksik sa mga board. Yan, pagitan ng board, kinalagyan ng mga putik. Hanggang ilang patong yan? Ayun dami. Ha? Dali, 1, 2, 3, 4, 5. Mga limang patong. Mga limang patong po ng board. Ito. Yung mga pito daw po ng patong ng board. Kasi po tatasan ng tubig itong fish pan. Para pag mainit po ang panahon, hindi mabilis na uminit ang tubig. Ang ideal po niya 1.5 meters ang tubig. Yan, pinapakita ko pa ngayon sa video kung paano magsara ng drainage ng fish pond o yung mga board na nilalagay. Yan po kasi ang binubuksan pag binabawasan pag magde-drain na po tayo ng fish pan. Unti-unti pong inaalis yung mga board para po unti-unti din pong ma-drain ang tubig sa fish pan. Yan, hanggang po masagad na yung tubig pang huling board, tatanggalin po yan pag total draining na po ng fish pan. Yan, kaya medyo matagal din po ang proseso ng pagsasara drainage ng fish pond. Ito po mga expert na nagmimaintain po dito sa mga fish pond.
Ito po sa Bipar Muñoz, Nueva Ecija. Board na pala. Marami pang apat na board na pong mailagay sa drainage ng pipan. Ilagay natin tira. 1, 2. Yan, nilalagay na po ang mga huling board sa drainage ng fish pond. Last na board. Yan po ang pinakahuling board na ilalagay sa drainage ng fish pond. Nali 1.5 meters ang haba. Putik na lang ang gagamitin natin para matapos na po ang paglalagay ng board sa drainage ng mga fish pond.
ilalagay yung string para din mawala ang mga isda. Ayan, tapos na po. Ganyan na po ang paglalagay ng drainage ng fish pond.